stampo sa Rubik's Cube Competition. Rubik's Cube, larong nagbuklod sa magkakaibigan ito, nagpakilala bilang Pinoy Cubers. At dito nga sa isang Rubik's Cube Competition sa isang mall kanina, sama-samang muli ang barkada. Every week po kasi meron kami tinatawag na cube meet na lagi kami nagkikita. For fun na rin po, at saka for experience po, kasi masaya po di ba mag-Rubik's. Pero di lang ito contest para sa mga pinakamabilis na bubuo ng mga tugmang kulay. Para mas exciting laro, may ilan pang gumamit ng tricks. Tulad ng mga naka-blindfold na bumuo ng Rubik's Cube, may mga nagpakitang gilas pa gamit ang mga paa. Mula sa mahigit 100 kalahok sa Rubik's Challenge, tatlo ang nagtagisan sa huling round para tanghaling kampyon. Ang winning record sa challenge, 10.24 seconds. Parang nalingat ka lang buo na ang cube. Ang kampyong si Richard Apagar, na mula 6 years old pa lang, naglalaro na ng Rubik's Cube. Ilang ulit na raw nagwagi sa mga kompetisyon sa bansa. Gayunman, di raw nawawala ang kanyang excitement sa bawat pagkakataong maging kinatawa ng Pilipinas. Ngayong darating Oktubre, siya ang magiging pambato natin sa World Rubik's Competition sa Bangkok, Thailand. Masaya po kasi hindi po nagsayang yung pinaghirapan ko. Papakita ko po yung best ko. Bibigay ko po lahat para sa country. Kada 2 taon, ginaganap ang Rubik's Challenge sa Pilipinas. Iniimbitahan namin ang mga kabataan kasi itong Rubik's is one of the, you know, challenging games, no, na meron tayo. It enhances your mind, your brain, and kaysa, you know, mapunta sila sa masama. Adjirieta, ang inyong saksi. Kapapasok lang na balita sa susunod.